kapatid ay karugtong ng ating bituka. Sila ang ating unang kahati, ngunit kakampi rin sa lahat ng bagay. Karamay sa hirap, ginhawa, pagsubok at ligaya. Tunay nga na isang espesyal na ugnayan ang namamagitan sa pagitan ng magkapatid, lalo pat kung silang dalawa ay kambal. Magkasabay na nabuo sa iisang sinapupunan, sabay na ipinanganak, lumaki, nangarap at natutong magmahal. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento ng kambal na sina Febby at Eunice na sa kabila ng kanilang pagkakahiwalay sa matagal na panahon, ay pinatunayan ang tatag ng kanilang samahan at pagmamahalan. Papaya! Matamis! Masarap! Saging! Papaya! Saging! Papaya! Saging! Saging! Matamis! Masarap! Bili na kayo! Matamis! Masarap! Bili na kayo! Papaya! Talaga kahit kailan. Isang pili lang naman eh. Ngalay na kasi ang balikat ko. Ikaw lang ba nahihirapan? Pantay lang naman tayo ng piling ah. Kapag inulit mo pa yan, susumbong na talaga kita kay tatay. Uy, huwag naman. Ito, akin na to. Tsaka to, ayan. Huwag mo lang ako sumbong kay tatay. Sakit mamalo sa puwit nun eh. Sige na nga. Ako muna magbubuhat na to. Tapos, ikaw muna yung sisigaw, ha? Saka sa susunod, hating kapatid na tayo. Gusto mo, hating kambalpe. Saging, papaya, matamis, masarap, bulalang! Papaya, saging, matamis, masarap, bulalang! Bili na po kayo! Uy, magkano'ng isang piling, Febby? 5 lang isang piling, Aling Mila. Ay, ikaw pala si Febby. Akala ko tuloy itong si Eunice ikaw eh. Para naman kasi kayong pinagbiyak na bunga talaga. At kung gumayak kayo, parehong-pareho. Aling Mila, ito oh. Walang ganito si Eunice. Ano ba sinasabi mo, yung nunal na yan? Hindi naman yan nahalata pag malayo. Wala naman hong anuman kahit pagkamalun na kaming dalawa. Abay, oo naman. Pareho naman kayong magaganda at pareho pang mababait na bata. O, pagbilan nyo na ako nitong saging. Matamis ba to? Eunice, ito. Ito po, matamis. Ito, gusto ko to. At saka yung papaya nyo, magkano to? Aling Mila, bili kayong madami, ha? Ito na. Dora! Ano po? Nina! Nay. Nay, ito po yung pinagbentahan namin ng prutas. Kamusta po, Tay? Maganda po ba yung ani? Sa susunod na buwan, Tay, sasama na po ulit kami magtanim, ha? Pasensya na kayo, mga anak. Parang ganun na nga talaga ang mangyayari sa inyo. Baka hindi na kayo makapag-third year high school sa susunod na pasukan. Po? Mahina ang ani. Pero Tay, gusto po namin mag-aral. Oo nga po, Tay. Ay. Pasensya na kayo mga anak, ha? Nay, hindi po kami hihinto ni Eunice. Kung papayagan niyo po kami, maghahanap po kami ng trabaho. Kami na po yung tutusto sa pag-aaral namin. Kailangan nakasambay ni Dr. Tanyag. Para sana, magkasama pa rin tayo. Natatakot ako, Febby.
Magkalapit lang yung bahay ni Dr. Tanyag at yung doktor na pagtatabuhan mo rin. Pwede pa rin tayo magkita. Saka ayaw mo nun, wala na magpapabigat ang bitbit mong bilao. Inis ka dahil sa akin dun, di ba? Sige na, mainis ka na sa akin. Para mas madali na sa atin na maghiwalay tayo. Tiisin lang natin to. Makakagraduate din tayo ng high school. Pag nakatapos tayo ng high school, makakatungtong tayo ng college. Pag nakatungtong tayo ng college, makakatapos tayo at matutupad natin ang pangarap natin. Pero lagi pa rin natin gawa ng paraan na lagi tayong magkasama, ha? Ayokong mag-isa eh. Imposible ka mag-isa. Ikambal mo ko eh. Nasa tiyan pa lang tayo ni nanay, kasama mo na ako. Kukulitin kita hanggang pagtanda natin. Promise? Promise. Dear Charo, sanay kami ng aking kambal na si Febby na magkasamang ginagawa ang halos lahat ng bagay. Kaya ang hirap para sa amin nung una kaming nagkahiwalay. Pero hindi naman nabaliwala ang aming sakripisyo dahil pareho kaming nakatapos ng high school. Kaya lang, inalok si Febby ng kanyang amo na sumama sa Maynila at doon pag-arali ng college. Tinanggap niya ang oportunidad habang naiwan ako sa Cotabato. Hello, Febby. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? May sakit ka, no? Kagabi pa nga ako tinatangkaso eh. Sabi na nga, babe. Eh, kagabi ko pa nararamdaman na may iba. Sorry. Nadadami ka pa sa nararamdaman ko. Hindi ka pa ba sanay? Eh, kapag ako din naman may sakit, nararamdaman mo din kahit magkalayo tayo. Uminom ka ng gamot, ha? Tsaka magpahinga ka. Ingatan mo kasi yung sarili mo. Namimiss tuloy kita lalo. Just namiss na din kita. Kailan kaya ulit tayo magkikita, ha? 2 taon na, oh. Makakaipon din tayong 2. Makakauwi din ako dyan. O, makakabisita ka din dito. Basta, ha? Ang promise natin sa isa't isa, makakatapos tayo ng college. Alam mo, may nararamdaman din ako eh. Parang may nangyayari din sa'yo dyan. Pero, mukhang hindi ka naman nilalagnat katulad ko. Oy, Eunice, ha? Anong meron sa'yo dyan? Hmm? Happy birthday, Eunice. Salamat, Robert, ha? Eh, hindi ka na ba dapat nag-abala? Mag-aabala ako lagi. Kung kapalit nun, eh, mapapangiti kita. Eunice, may sulat ka. Dumating pala kanina. Salamat. Galing sa kambal ko. Alam mo, lagyan mo lang tong drawing mo, eh magiging si Febby na. Eh, 2 taon na kasi kami hindi magkasama sa birthday namin eh. Sandali ah! Dear Eunice, happy birthday sa atin! Pasensya ka na sa panunukso ko sa'yo sa telepono tungkol kay Robert. Ang totoo, may maniligaw na rin ako at sinagot ko na siya. Sayang at hindi ko na siya na ipakilala sa'yo ng personal. Pero sigurado kung magugustuhan mo siya. Napakabait, matyaga, at pasensyoso ni Ruben. Sayang at hindi ka nakarating sa kasal namin. Pero huwag kang mag-alala, dadalawin namin kayo ni Ruben para naman makita ko rin ang mga pamangking ko. Eunice, ano nangyari? Dadalawin tayo ni Febby! Talaga? Diyos ko! Dito ka lang. Mabuti naman. Karamdam ko, kilala ko na siya sa mga kwento mo. Maganda rin magkaharap kami. 13 years kami hindi nagkita. Tapos ngayon magkikita na kami. Masaya ako sa iyo, Eunice. Eunice! Eunice! Andito na sila. Febby? Eunice! Ah.
tagal-tagal na. At ang tanda-tanda mo na. Ikaw talaga, puro kabiro ha. Pero alam mo, masaya-masaya ako kasi at least maipapakilala ko na sa iyo itong si Ruben ko. Kamusta, Ruben? Mabuti, mga kamusta ka rin. Ito naman ang asawa kong si Robert. Asawa kasi, nagkakilala rin tayo ng personal. Pareho ng ugali ang mga misis natin. Siguradong kilala niyo na rin kami. Maraming kwento sa akin to si Febby. Eh, ganun na nga. Dito tayo magkwentuhan. Halika, kain tayo. Manggat bagoong ba yun? Parehong-pareho pala kayo ng paborito ni Eunice. Paboritong-paborito naman ito. Alam mo, sa aming siyam na magkakapatid, kami talaga ni Eunice ang paboritong-paboritong manggat bagoong. Marami tayo niyan. Huwag kang mag-alala. Okay, okay na tayo. Sige, talaga. Sama, baby. Ha? Yes. Hello. Oh, ano bang gusto mong ulam? Ito, itong adobo. Siyempre, lahat. Alam mo naman, super galing yatang maglutong kakambal ko. Gusto mo ba nito, Robert? Hindi ka ba na nauhaw? Sana nakita kita nung kasal ninyo ni Robert, ano? Kaya lang sayang eh. Busy kami sa trabaho nun sa Malacanang. May event kasi si First Lady. Ako din, sana nakarating ako sa kasal ninyo ni Ruben. Kaya lang kasi nagkasakit si May ano ni. Pero alam mo, masaya ako para sa'yo. Masaya ako na masaya ka kay Ruben. Ako eh. Masaya ako para sa inyo ni Robert. Swerte din tayong dalawa, no? Sipi mo, nakatapos tayong dalawa katulad ng gusto natin. At higit pa doon, nakabuo tayo ng pamilya na maaayos. Pero alam mo ba kung anong kulang? Ikaw. Tayong dalawa. Febby, 13 years tayong hindi nagkita. At 13 years din tayo hindi naging parte ng buhay ng isa't isa. Hindi naging magkakambal ang buhay natin. Bukas makalawa, alis ka na. Kailan na tayo magkikita uli? Ano ka pa naman? Siyempre, hindi na natin patatagalin, ano? Hindi na natin palalampasin ng 13 years. At simula ngayon, lagi na tayo magkikita. Ang sarap, no? Pero sa kabila ng sinabi naming iyon, dumaan uli ang maraming taon na hindi kami nagkita ni Febby. Nalipat ng trabaho sa Malaysia ang asawa ni Febby, at doon sila tumira. Nagpatuloy ang buhay ko sa Pilipinas. Bakit? Ano nangyari? Ang sakit ng ulo ko eh. Papahinga muna ako. Sige, okay lang. Magpahinga ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag nakaluto na ako. Tapos mamaya mamasahin kita dito. Di ba? Kaya nga, mahal na mahal kita eh. Ay, no. Pahinga ka muna, ha? Bilisan na natin to. Tay! 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 Robert! Tatay! Robert! Tatay! Bilis, tumawag ka ng katong bahay! Kumuha ka ng tubig, Ben! Tatay! Nakalimutan mo na ba, Eunice? Lahat ng nararamdaman mo, nararamdaman ko, hindi ba? Hindi akong nawala ng asawa. Mayroong bigat sa akin dito. Ano pa kaya kung sa'yo? Mahal na mahal ko si Robert. Hindi ko alam kung paano ko ipapagpatuloy ang buhay ko. Paano ba? Hindi ko alam, baby. Sana lagi na lang ako nandito sa harapan mo, sa tabi mo. May buhay pa kayo ni Ruben sa Malaysia. Eunice, kahit
kahit pa bumalik ako ng Malaysia, tatawag ako palagi. Diba, pinangako na natin ito sa isa't isa. Na anumang mangyari, palagi tayong magkikita, mag-uusap. Hindi lang naman natin natupad yun dahil abala tayo sa mga anak natin, sa mga asawa natin sa buhay. Pero ngayon, umasa ka. Tutuparin ko yan, Eunice, kahit na ano mangyari. Nandito ako para sa'yo. Hindi lang ang mga anak ko ang naging karamay ko sa pagkawala ni Robert. Naging sandigan ko rin ang aking kakambal na tumupad sa kanyang pangako. Ilang taon man ulit kaming hindi nagkita, mas naging madalas na ang aming sulatan at tawagan. Baby? Baby, okay ka lang ba? Baby, ilang araw na kasi ako hindi mapakali. Meron ka bang masamang nararamdaman? Eunice, may colon cancer ako. Stage 4. Apat ng doktor ang pinuntahan ko. Ay, parehong sinabi nila. May taning na daw ang buhay ko. Baby. Happy birthday! Ko na sana maging mahabang-mahaba pang buhay mo. Sinayang mo lang yung wish mo. Hindi sayang yung wish ko, Febby. Yun ang dinadasal ko araw-araw. Ako, ang wish ko na sana kahit nawala na ako, lahat kayo magpatuloy sa buhay ninyo. Sana lagi kayong masaya. Sana laging masayang masaya. Femi, kung magsasalita ng ganyan, di ba lalaban tayo? Usapan natin walang iiyak. Kaya nga ako umuwi ng Alameda dahil gusto ko maging masayang-masayang-masaya ang mga huling araw ko. Tama na yan. Kaya na tayo. Kumain na raw tayo. Halika na. Kain na. Huwag na kayo doon. Pakiabot niyo ang plato. Ito, babe. Gusto mo. Nanay, nandun lang ako. Dito, sabihin niyo na po pag may kailangan kuya. Thank you. Nandun lang po ako. Sigurado ka bang hindi ito bawal sa'yo?
Importante pa ba kung bawal yan sa akin o hindi? Ang gusto ko na lang ay mamatay na masaya. Sarap. Alam mo, sobra-sobrang daming blessings ang binigay sa akin ng Panginoon. Naalala mo ba nung bata pa tayo, Febby? Nung sinabi sa atin ni nanay at tatay na hindi na nila tayo kayang pag-aralin pa? Di ba sabi natin, maghahanap tayo ng trabaho? Alam mo, hindi ko maiisip yun mag-isa. Ako ang maswerte, Febby. Dahil ikaw ang matapang. At simula nun, ikaw ang nagbigay ng tapang sa akin. Ng lakas ng loob. Alam ng Panginoon na lumaban ako. Pero may mga bagay pala sa mundo na hindi nakukuha sa tapang lang. Kailangan matutunan ng pagtanggap. Eunice, naalala mo sinabi ko sa'yo noon na hanggang nabubuhay ako, hindi ka mag-iisa. Pero mawawala na ako. Sorry, ha? Dahil hindi ko nang matutupad ang pangako ko sa'yo. Naiwanan na kita. Meron pa sana akong isang ipakikiusap sa'yo, Eunice. Maari bang tingnan-tingnan mo si Ruben? Kasi na-diagnose din si Ruben. Meron din siyang colon cancer units. Diyos ko. Stage 2. Baby. Baby. Ipangako mo sa akin na hindi mo mababayaan si Ruben at ang mga anak ko. Mahalin mo sila. Alagaan mo sila na parang sarili mong pamilya. Ipangako mo sa akin yan. Araw-araw ko pa rin ipinagdasal na sana ay gumaling ang kakambal ko. Gusto ko pang makabawi sa maraming taon na nawala sa amin. Nandito kami ngayon sa ospital. Hindi na siya nakakapagsalita. Pero nakakarinig pa naman siya. Ruben, pwede mo bang ilagay yung telepono sa tenga ni Febby? Sandali lang, ha? Ito. Huwag ka mag-alala. Tutuparin ko yung pangako ko sa'yo. Aalagaan kong pamilya mo. Baby, kung kinakailangan mo lang magpahinga, magpahinga ka lang. Mahal na mahal kita. Baby, Ma? Doc! Ma? Doc! Doc, dali! Febby! Febby! Yan ang pag-alala sa amin ni Febby. Kaya nagtagpo ang mundo namin. Inalok niya ako ng candy.
At habang tinatanggap ko ang candy na yun, pinagmamasdan ko siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Doon pa lang alam ko na magiging special siya sa buhay ko. Namamahalin ko siya. Kayo nananghalian. Pinagtira ko po kayo ng adobo. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Kakain ako mamaya. Eh, hindi rin ho kayo nag-almusal eh. Baka naman magka-ulcer ho kayo niyan. Huwag na akong alalahanin. Sige na. Hello, Ruben. May mga nakita akong mga sulat ni Febby dito kahapon. Para sa amin ng mga bata. Puro habilin niya sa bawat isa sa amin. Huwag na huwag. Kalilimot na uminom ng gamot. Sinisiguro pa rin niya na maayos kami. Hirap na siya sa sakit niya nun. Pero kami pa rin ang iniintindi niya. Okay lang na umiyak, Ruben. Ilabas mo yan. Dahil kung hindi naman, sasabog ang dibdib mo. Ganyan din yung naranasan ko nung nawala si Robert. Gano'ng katagal bago mo natanggap? Gano'ng katagal bago ka nasanay nawala na siya? Ruben, kung tinatanong mo kung mawawala pa yung sakit sa dibdib mo na nararamdaman mo ngayon, hindi na. Pero darating ang panahon na makakayanan mo na rin tumawa, maging masaya. At mabuhay sa gitna ng sakit na nararamdaman. Magagawa mo yan para sa mga anak mo. Para sa sarili mo. Para na rin sa alaala ni Febby. Pero sa ngayon siguro, bigyan mo na muna ang sarili mo ng pagkakataong magdalamhati. Pasensya ka na. Kung nailalabas ko sa iyo yung nararamdaman ko, I'm sorry. Nandito ako para sa iyo ngayon, Ruben. Katulad nung nandun ako para kay Febby. Salamat, Eunice. God only gives you what He knows you can handle. Good AM. A bit of miracle is waiting somewhere behind the radiant sunlight. Tinupad ko ang pangako ko kay Febby. Lagi akong tumatawag o nagte-text sa kanyang pamilya. Inilalayan ko rin si Ruben sa dalamhating nararanasan niya. Natuwa ako nang isang araw ay nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Dahil alam kong ibig sabihin noon ay naiibsan na kahit papaano ang hirap ng kanyang kalooban. Isipin mo si Febby pag nagbibiro, mapapangiti ka rin. Thank you.
good day, Em. O nga pala, salamat sa paalala. Hello? Ruben, napatawag ka gabi na. Pasensya ka na kung tumawag ako ng ganitong oras, ha? Hindi kasi ako makatulog, eh. Naintindihan ko. Ganun talaga. Matatapos pa ba to? Hindi, pero katulad ng sinabi ko noon, darating din ang panahon na makakayanan mo nang tanggapin ang lahat. Magagawa mo nang umiti at magsaya sa kabila ng sakit na nararamdaman. Salamat, Inis. Malaking bagay para sa akin yung marinig yun. Na normal lang ang nararamdaman ko. Kaya lang minsan eh. Parang masisira na ulo ko. 30 taong kami magkasama. Ni minsan hindi kami nakahiwalay. Isa pang mahirap yung pag-uwi ko ng bahay. Wala man lang babati sa'yo, sasalubong sa'yo. O mangangamusta man lang kung ano nang nangyari sa buong maghapon mo. Pati yung oras ng pagtulog sa gabi. Wala kang katabi. Inis, pasensya ka na kung puro lungkot ko na lang iniintindi mo. Alam ko mahirap din sa'yo ang pagkawala ni Febby. Nakakatulong din naman itong pag-uusap natin, Ruben. Kinuwento mo nga niya sa akin dati. Na mabait ka daw. Kung tutusin nga daw, mas mabait ka kaysa sa kanya. Madalas ka daw niyang dayain sa pagbitbit ng mga paninda na hindi ka nga daw nagagalit eh. Hindi ah. Inaaway ko din siya noon. Mahilig ka din magluto, di ba? Parehas lang tayo. Ano ba yung paborito mong niluluto? Ako? Magaling din ako mag-chicken curry o kaya kare-kare. Andiyan na naman yung textmate mo, Ate Eunice. Ano ba namang textmate? Bayaw ko to eh. Pupunta kasi siya dito sa Cotabato. Dahil paghahati-hatian na namin magkakapatid ang lupa namin. E di syempre, siya ang tatanggap nung para kay Febby. Eh si Mang Ruben nga yung tinutukoy ko, Ate. Siya yung lagi mong ka-text, hindi ba? O di textmate kayo? Ano ba naman ang tatanda na namin? Textmate talaga? Tsaka ang pangit naman siyang tawagin na textmate dahil bayaw ko nga siya. Eh, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Ate Eunice. Pero kung magka-developan nga kayong dalawa, ano naman, pareho naman kayong balo. Walang masama. At wala naman kayong tatapakang ibang tao pag nagkataon. Magtrabaho na nga tayo, ikaw talaga. O ano nung naiisip mo? Dito lang tayo sa kanan. Pare, dito lang, op. Ah. Salamat, ha. Ah, Eunice! Ay! Pare, sandali. Ruben! Dito ko lang. Balikan mo ako. Sasakay ulit ako sa'yo. Magandang umaga. Ang aga naman ang dating mo. Eh, hindi pa nga ako nakakapamalengke. Talagang sinadya ko to. Kasi gusto ko sanang ako na mismo ang mamalengke. Gusto ko kasing magluto eh. Ano ka ba? Pumunta ka dito para bumisita. Pagkatapos ang una mong gagawin ang magluto. Di ba? Sinabi mo sa akin na gusto mong matikman yung specialty kong pinakbet. Sige na. Hayaan mo nang gawin ko to para sa'yo. Sige na. Na. Ang gawin mo, pumasok na lang ulit sa loob. Mag-relax ka. Babalik din ako kagad. Pakisuyo lang, oh. Itong bag ko. Please. Oh. Hindi na. May pera ako dito. Oh, daan-daan. Meron pa, oh. Salamat. Si Tito, dito. Ikaw. Wow! Ay, Tito Ruben, ngayon ba magsusukatan ng lupa?
Oo. Hatiin na ngayon ng mga tito-tita nyo yung 8 hektaring lupa. Alam mo ba nasa? Hindi. Nakita mo na ba yan, ate? Bata pa yata ako. Malaki kayo. Mmm! Ang linamnam naman ng pakbet mo, Ruben. Tara, talaga ba? Baka naman sinasabi mo lang yan. Hindi. Alam mo, wala siyang kaarte-arte, pero talagang mas masarap pa to sa luto ko eh. Mm-hmm. Paborito to ni Febby, ha? Teka, sandali. May nakalimutan ako. Meron pa. Sarap, no? Meron pa. Saan na kayo, ha? Dami na nito. Paborito kayo, okra. Sarap. Ang sarap ng pagkakaluto talaga, yung dahan-dahan. Ito. Nako. Yan naman ang isa pang paborito ni Kambal. Lahat ito paborito ni Febby. Ginawa ko yan dahil alam kong paborito mo yan. Ito naman, oh. Ngayon naman ang mangga, Nay. Nangangasim na ako, eh. Yan, sige. Ito. Thank you. Wala ka naman. Sige, sarap. Tito Ruben, sarap ng pinakbet. Promise. Salamat. Kain ka na rin ko. Kain ka pa kayo. Ruben, mag-iingat ka sa biyahe, ha? At mag-text ka pag dating niyo sa inyo. Oo. Salamat, Eunice, ha? Walang ano man. Bakit? May nakalimutan ka? Oo, oh, Eunice. May nakalimutan ako sabihin sa'yo. Pero huwag ka sana mabibigla at huwag ka sana magagalit. Eunice, gusto kita. Ruben, hindi. Hindi pwede. Kambal kong asawa mo, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Hindi magandang tingnan. Pero Eunice... Tumuloy ka na. Kalimutan na lang nating nasabi mo to. Nasabi mo lang naman yan dahil nalulungkot ka. Please, Ruben. Tumuloy ka na. Kay Ruben ng ilang buwan. Akala ko ay kinalimutan na nga niya ang nangyari, pero nagkamali ako. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba ako papapasukin? Tuloy ka. Hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko sa'yo. Hinistapatin mo nga ako. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Eunice, kung sasabihin mo sa akin ngayon na wala talaga akong pag-asa, hindi na kita gagampalain. Pero gusto kong marinig mula sa'yo. Pasensya ka na. Tutuloy na ako. Ruben? Gusto mo ba ako? Sa pagiging ako? O dahil lang nakikita mo sa akin ang kambal ko? Yunis, nung minahal ko si Febby. Sa unang tingin, sa unang ngiti, alam ko nang mahal ko siya. At nung nawala siya, hindi ko inakalang magmamahal ulit ako. Ikaw ang naging tagapakinig ko.
aking sandigan. Pero nagbago ang lahat ng yun. Hindi ko alam kung kailan o paano. Pero sa bawat pag-uusap natin, sa bawat kamustahan natin, sa bawat pagdamay natin sa lungkot ng isa't isa, napuhay ulit ang puso ko. Nang dahil sa'yo, para sa'yo, oo. Pero alam ko mahirap paniwalaan na totoo. Pero ang kapatid mo nagturo sa akin magmahal. Kaya alam ko. Alam kong totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal. Mahal. Ruben, matatanda na tayo. May hangganan ba ang karapatan magmahal? Well, hindi mo naiintindihan. Kapatid ko, si Febby, kambal ko ang asawa mo. Pamangkin mo mga anak ko. Anong sasabihin ng iba? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala! Sinubukan kong iwasan si Ruben, pero sa huli, hindi ko na maitangging mahal ko rin siya at hindi ko na inisip ang sasabihin ng ibang tao. Regular ka bang nagpapacheck sa doktor mo? Kasi kahit naman sabihin mong magaling na yung cancer mo, dapat lagi mo pa rin inaalagaan ang sarili mo. Oo, pero pakiramdam ko naman, magaling na ako. Sige nga. Eh, bakit mo naman nasabi yun? May nabasa kasi ako eh. Yun daw kaligayahan, nakakapagpagaling din ng karamdaman. Eh, lagi akong masaya kapag kausap kita. Bolero ka talaga! Bolero! Yan. Nay, sino ba ho yung kausap nyo? Yan ba yung panay-text ng text sa inyo? May manliligaw ba ako kayo? May nobyo na ako. Ha? Nay naman! Ang tanda-tanda mo na para magbo-boyfriend-boyfriend pa. Maya ka naman sa balat mo. Anak, hindi ko naman plinano to eh. Kusa naman siyang nangyari. Nay. Nay, kasi ho, hindi na ho kay teenager para gumanyang ganyan pa. Tanda-tanda mo na, Nay. Ano ba yan? Sino ba yung lalaki na yan kasi? Si Ruben. Ruben, sino ba yung... Nay, si Tito Ruben ba to? Nay! Naman! Ano ka ba naman? Hindi ka ba nag-iisip? Nakakahiya! Ang tanda-tanda yung pareho. Tapos yung si Tito Ruben nanay, alam mo ba, asawa yun ng kambal nyo! Nakakainis! Ano ba? Ano na lang sasabihin ng ibang tao, Nay? Bakit? Ano ba ang pakialam ng ibang tao sa buhay ko o sa buhay natin? Ano? Ano? Nay, kasi nakakahiya ho. Alam mo ba yun, nakakahiya? Ayoko lang naman yung pagsimulan ka ng chismis. Mian,
Simula nung mamatay ang tatay ninyo, itinuguyod ko kayo magkakapatid ng mag-isa! Kahit kailan, hindi ko pinansin ang mga lumiligaw sa akin. Dahil kayo ang iniisip ko. Kayo ang pinahalagahan ko. Ngayon, malalaki na kayo. May mga sari-sarili na kayo mga buhay. Tao lang naman ako para makaramdam din ng pangungulila. Pag-iisa. Pero, si Ruben, siya yung nagpuno ng pakiramdam kong kulang sa buhay ko. Yun lang naman yun. Nay, kayo lang naman ho ang iniintindi ko. Kamamatay lang ho ni Tita Febby. Ni hindi pa nga tayo nakapagbabang luksa eh. Hindi niyo ba naisip na baka kaya kayo niligawan ni Tito Ruben kasi nakikita niya si Tita Febby sa inyo? Anak, dumaan na yan sa isipan ko. Pero sa totoo lang, ano ngayon kung minahal ako ni Ruben nung una dahil nakikita niya sa akin ang Tita Febby niyo? Kung meron mang isang taong gusto kong maikumpara, yun ang kakambal ko. Pero mga halaga, anak, mahal na ako ni Ruben ngayon dahil sa pagiging ako ng buong buo. At nakakasiguro ako doon. Sana maintindihan niyo naman ako. Intindihin mo ako, anak. Mga anak, intindihin niyo ako. Nay, sa tingin niyo ba magiging masaya si Tita Febby sa mga pinagagawa ninyo? Asawa ni Tita Febby si Tito Ruben, Nay. Baka nakakalimutan ninyo. Alam na rin ang kaibigan ni Febby na si Nena. Kung ano-ano na nga sinasabi. Eh kung iisipin ko lang mga sinabi ng ibang tao, wala akong dapat ikahiya. Kaya lang nga siyempre iniisip ko rin yung mga anak ko, Ruben. Yan is, anong ibig mo sabihin? Ruben, sana maintindihan mo ang magiging desisyon ko. Okay ka lang ba sa naging desisyon mo, ate? Oo, Lita. 15 years akong walang katuwang sa buhay. Makakayanan ko to. Bakit kaya naisip agad nila na baka magalit si Ate Febby? Kakambal ka niya. Mahal ka niya, Ate Eunice. Mahal din niya si Kuya Ruben. Hindi ba matutuwa siya na ang dalawang tao na mahal niya ay nahanap ang isa't isa? At magagawang maging masaya kahit wala na siya. Tama si Lita Febby. Mula pa nung bata tayo, lahat ng nararamdaman mo, nararamdaman ko. Kung hindi mo naman gustong mangyaring lahat ng ito, mararamdaman ko, di ba? Hindi ko sana mamahalin si Ruben ng ganito. Pero alam mo naman, Febby, di ba? Kahit na nung bata pa tayo, mas matapang ka kaysa sa akin. Hindi ako kasi tapang mo. At wala ka na para palakasin pa ang loob ko. Noon pa man sinasabi na sa akin ni Febby na hangang-hanga siya sa tapang mo. Siya ang matapang, Ruben. Hindi ako. Nung namatay si Robert, naiwan kang mag-isa para itaguyod ang tatlo niyong anak. Kakaibang tapang ay pinakita mo nun para malampasan mo yun. At Eunice, kung hindi ka malakas,
Hindi mo sana ako nabigyan ng lakas na loob para mabuhay. Pagkatapos ni Febby. Pero sinaktan kita. At naiintindihan ko kung bakit. Mapapatawad mo pa ba ako? Kaya mo pa ba akong mahalin? Wala akong ibang gustong sabihin sa inyo kundi mahal na mahal ko ang nanay niyo. Alam ko may pagdududa kayo sa pagmamahal ko sa kanya. Pero guguling ko natitirang taon sa buhay ko para patunayan sa inyo na totoo ko sa kanya. Alam kong nag-aalala lang kayo para sa akin, mga anak. Pero alam nyo, kasabay ng pagiging ina ko sa inyo, tao din ako. Na nangangarap, nakakaramdam, at nagmamahal. Mahal na mahal ko ang Tito Ruben ninyo. Alam ko rin na, mahirap para sa inyong tanggapin ito sa ngayon. Pero intindihin niyo ako, mga anak. At hinihiling ko na sana magtiwala kayo sa amin. Sa akin, na alam kong ginagawa ko. Nakapag-usap na ho kami ni Junjun sa kanya, Jerome. Alam ho namin na nung namatay si tatay, nahirapan kayo, nasaktan, nalungkot. Pero nitong huling mga buwan, nakita ho namin umuti kayo, tumawa ulit, naging masaya. Nay, gusto naman namin maging masaya kayo palagi eh. Kasi mahal na mahal namin kayo. Tito Ruben, sorry ah. Sana alagaan mo yung nanay namin. Hindi na ho kami tututo sa inyong dalawa. Salamat mga anak. Mayan, pangako ko sa iyo yan. Junjun, Jerome. Kamay ni Eunice sa mga anak niya. Gusto ko siyang pakasalan. Nagpapaalam na kami sa iyo ngayon, Febby. Nangangako ako na aalagaan ko si Ruben at ang mga anak mo. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Salamat din, Kambal. Kahit wala ka na, ginagabayan mo pa rin ako at pinalalakas. Napakasaya ng araw ng aming kasal ni Ruben. Dahil na rin sa nakita namin na masaya ang aming mga anak, kaibigan at kakilala para sa amin. Pero higit sa lahat, alam ko kung saan man naroon ang aking kakambal na si Febby, ay masaya rin siya para sa amin. Kung tutuusin, ang pagmamahal namin ni Ruben kay Febby ang naging pundasyon ng aming relasyon. At ito ay pinagtibay ng pagmamahal, tiwala at respeto namin sa isa't isa. Hanggang dito na lang, Eunice. Patunay ng katapatan ni Eunice kay Febby ang pagtupad niya sa pangakong aalagaan ang pamilyang naiwan nito. At maaaring sabihin na patunay naman ang lakas ng kanilang ugnayan ang pagkahulog din ng loob ni Eunice sa biyudo ng kakambal. Ang pagmamahalang ito sa dapit hapon ng kanyang buhay ay isang bagay na hindi maaaring husgahan ng kahit na sino. Ang pag-ibig
ay pag-ibig. Ano man ang edad, panahon, o pagkakataon. Ang mahalaga, walang inaapakang iba ang kanyang pagmamahal at isinasabuhay ito ng may respeto at pagpapahalaga sa nakaraan. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.